is Shie, and for my first vlog, I will do 20 facts about me. Kasi syempre, need ko i-introduce yung sarili ko sa inyo. So, para naman mas magkakakilala tayong lahat, naisip ko na why not gumawa ko ng 20 facts about me. Para at least yung mga bagay na hindi nyo alam about me is masasabi ko sa inyo. Nilist ko lahat ng mga bagay na i-share ko sa inyo. And at the end of this video, sasagutin ako ng mga random questions na tinanong ko sa inyo through my IG and Facebook account. So, let's start. So first, what is your name? So my name is Shie Marie Cruz. Yes, you sure see, hindi siya common. Hindi ko din alam kung saan nakuha ng parents ko yung name ko. Pero, hindi naman siguro masamang maging unique minsan. Pwede na rin, madaling kumuha ng NBI clearance. Next, age. Hulaan niyo kung ilan taon na ako. I get a lot of, mukha kang 18, mukha kang 19. Hindi ko alam kung binobola lang ako or... baka talagang mukha kong 18, 19. Pero I'm already 23 years old. Turning 24 this coming November. So sa mga gustong mag-gift, padala na lang dito sa Dubai through LBC. Next! Zodiac sign. So ang zodiac sign ko is Scorpio. And naniniwala ko na ang Scorpios are born fighters. So, siguro nag-reflect sa personality ko. Minsan fighter, lalo na sa nanay ko. Okay, next! Siblings! I have two sisters, si Sam and si Sophie. Medyo malaki yung gap naman ni Sam, mga 5 years. Tapos, si Sophie, 7 years. So, yun. Pero we get along really well. Though minsan, yung mga thoughts namin about things, nagdi-differ. Kasi syempre, mas bata na sila sa akin ng ilang taon. So, yung mga trip ko, manang na for them. Overall, nag-get along kami, lalo na sa makeup. Okay, next! Work! I'm working as a new patient advocate sa isang chiropractic clinic dito sa Dubai. I used to be a physiotherapist sa Pilipinas. But since opportunity came, hindi ko naman pwedeng palampasin yung opportunity na i-grab yung pagpunta sa abroad if nandun na. I chose to go out of my comfort zone and feeling ko isa to sa mga decisions ko sa buhay na hindi ko pinagsisisihan. And nakakatakot siya but trying to live independently. Lalo na nasanay ako na laging mama, 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 ganun. And yun nga, I'm planning to take the board exam na din dito. Soon, hopefully, next year. Pag naayos ko na yung papers ko. Next, kamusta naman daw ang buhay ko dito sa Dubai? Nung una, first 2 weeks, iyak-iyak ako. Kasi syempre, namimiss ko yung mama ko, yung mga sisters ko, and yung comfort ng Pinas. Kasi never akong nalayo sa family ng sobrang tagal. Lagi kaming package kung umalis, kung saan pumunta. So, hindi ako sanay na mahiwalay talaga. Pero, nakatulong na rin siguro na nandito yung mga cousins ko. Kasi parang may family pa rin. Meron pa rin akong support system. Kahit na yung nakasanayan kong support system ay nasa Pinas. Pero at least, di ba, growth, professional growth na rin. And naging mas independent ako sa mga bagay. Yung mga hindi ko nagagawa before, nagagawa ko na ngayon. Which is magluto, maglaba, maggrocery, mag-isa, magbudget. Alam mo yan. Marami kang matututunan kapag nahiwalay ka na dun sa comfort zone mo. Next! Singing! Kung kumakanta ba talaga ako? Yes! Ako po yun. Ako po yung kumakanta. And ever since I'm 3, yun, kumakanta na ako. I love singing. I love music. Buhay ko na din yung pagkanta. Though minsan nabibisi, so natitigil sa pagkanta. Pero never nawawala. Di ba ganun naman daw kapag mahal mo talaga? Kahit nasa santabi mo. Joke lang. Okay, next! Height. I'm 5'7". 5'6 and a half talaga siya. Pero almost 5'7 na rin kasi. So yun, matangkad for a Filipina. Kung papipiliin ako, sana mas maliit ako ng konti. Kasi mahirap manap ng jowang mas matangkad siya. Next! How's my heart?
I'm currently loving myself more, trying to be better for myself, and mas inaalagaan ko yung sarili ko. Ina-enjoy ko yung company ng sarili ko. Mas tinatry kong kilalanin yung sarili ko. I hope nasagot ko. Travel plans. We were planning to go to Japan. To Georgia. Kasi may snow. Sana, sana, in God's will, ibigay yung hiling namin na travel. Next, favorite food. Sa lahat ng nakakakilala sa akin, alam na ito yung paborito kong pagkain. And yes, you got it right. Sinigang. Kahit anong sinigang yan. Sinigang na hipol, sinigang na baboy, sinigang na bangus. Basta sinigang, kaya ko yan kainin ng 1 year straight. Sinigang is life. Next, fears. Takot ako sa daga, kahit yung puti, yung maliit, malaki. Parang si Mickey Mouse lang ata yung dagang hindi ko kinakatakutan. Then, yung isa kong fear is rejection. Part siya ng life eh. Hindi laging pabor sa'yo yung mga nangyayari. Depende lang din talaga kung paano ka mag-a-adapt. Okay, next. Ideal guy. Ako mas gusto ko yung may sense kausap, may sense of humor, nakakatawa. May sense of responsibility. Tsaka number one sa lahat, consistency. Aanihin mo naman yung taong sa una lang magaling, di ba? Yun yung top 3. Sense of humor, sense of responsibility, tsaka consistent. Okay, next. What is my shoe size? Minsan 9, minsan 10. Pero yun, malaki nga for a girl. Next, saan ako nakatira sa Pilipinas? Team Etibak? Next, saan ako nag-graduate? I graduated last 2017. HSI, sa likod ng UMC. Yung school na nag-offer ng med course na under ng Lasal. Lasal yan represent. Next, pet peeves. Kunyari, may narinig about me or may nalaman about me. Tapos ikaw-confront ako about it. So ako naman, anong sense kung magsisinungaling ako? Di sasabihin ko yung totoo. Tapos hindi pa rin siya maniniwala. Yung parang ipipilit pa yung gusto. Anong sense pag nagsinungaling ako? Ekis agad. Nakakainis. Current fave song, Ikaw at Ako by Moira and Jason. Next, idea of a perfect date. Under the stars, parang picnic type. Tapos may mga fairy lights sa gilid. Tapos yung pagkain namin is pares, manggang hilaw na may bagoong, lugaw, bulalo. Alam mo yun, parang chill. Next, relationship status. So yun nga, I'm currently in a relationship with myself. Self-care tayo, self-love tayo. Minsan kailangan mong mag-focus sa sarili mo para pagdadating na yung taong for you. At least, di ba, buo ka na. Hindi ka na, wala ka ng baggage, wala ka ng pinagsisisihan from the past. Ang focus mo is yung now and yung future. As a person, I'm trying to be better for myself para pag dumating na si one na binigay ni Lord for me, at least ready na ako. Meron lang mga follow-up na questions. Do's and don'ts sa LDR. Do's, trust. Huwag mawawala yung tiwala. Pag nasa long distance relationship, laging paiiralin yung tiwala. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Isa pang question na kung willing daw ba ako na pumasok sa isang long distance relationship. As of the moment, I don't plan on committing sa isang relationship. Mapa-long distance relationship or hindi man, parang for me, hindi pa sa ngayon. Next, kung mas makakaipon daw ba dito? Depende. Yung kita naman dito is sapat lang para ibuhayin mo yung sarili mo and makapagpadala sa family. Pero it will still depend on you kung paano mo kasasin yung money mo. Okay, last question. Can we be friends with an ex? Depende. Depende sa sitwasyon. Pero ako parang hindi ko nakikita yung sarili ko na magiging friends with the next. 20 facts about me and ibang follow-up questions na sinagot ko pa rin. Yun, I hope you like this video, and if you like it, just click the subscribe button and like this video. And if meron kayo mga suggestions ng mga videos na gusto nyong makita from me or song covers na gusto nyong marinig from me, just comment it down below. Meron akong social media accounts for both Twitter and Instagram at @shiesimarie. Then sa Facebook, just search for @shiesimarie. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!